Hello guys, welcome back to my channel. This is Kitchenance. And sa mga bago po sa aking channel, please do subscribe and don't forget to hit the bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Today po, ang ating lulutuin is papaitan. Ito po yung version ko ng papaitan ha, kasi iba to sa mga usual na papaitan na niluluto. Ayan, may sarili po akong version at feeling ko mas marami siyang ingredients. Ayan po. Sabihin ko po sa inyo ang aking mga ingredients. Ito pong mga laman loob ay ano po. Binili ko siya ng separate isa-isa kasi ayoko nung ibang laman loob na inilalagay sa papaitan. So, pinipili ko lang po yung nilalagay ko sa aking papaitan. At ito po ay nalinis siya ng maayos. Ayan, yung isaw po, ito pong isaw, nilinis ko po yan. Ayan, binaliktad ko po yan para malinis yung loob. At nilamas ko ng suka at saka ng asin. And then, pinalambot ko po siya. Yung malambot na po, para madali na lang po yung ating pagigisa ng ating papaitan. Tapos, ito po ay ang atay, beef liver. Pinakuluan ko na din po siya pero hindi masyado, konting kulo lang siya para lang mawala yung dugo ng atay para sa ating paggisa hindi siya, ayoko kasi ng maitim na sabaw ng papaitan, gusto kayo maputi ang sabaw. Ayan. Ito naman po ay ang ating beef tripe. Ayan. Ang binibili ko pong beef tripe yung malinis na, yung meron po kasing ano eh, yung ibang beef tripe na medyo maitim. So, ayoko po yun. Ang binibili ko po yung maputing beef tripe. Ayan. Tsaka yung medyo makapal po kasi siya eh. Ayan. Makapal po na ano. Inislice ko na po sila ha. Guys, sa papaitan po, depende po sa inyo kung anong klaseng slice ang gusto nyo sa ingredients nyo. Pero make sure lang po na pare-pareho ang slice nyo. Kung pahaba, lahat pahaba. Kung square, katulad na sa akin, square siya. Ayan, lahat square. Ito po ay hinahaluan ko ng beef. Itong beef, pinakuluan ko na rin po at pinalambot ko po. Para igigisa ko na lang sila. Ayan. Ito po, meron tayo dito isaw, beef, liver, beef liver, beef tripe. Yan lang po yung ating ano, mga laman loob na isasama sa papaitan. And the other ingredients po ay, meron po ako ditong ito. Ito po ay ginger. Marami po ako maglagay ng ano, ng luya sa aking papaitan. Ito po ay onions, meron po akong garlic, tapos may cubes, beef cubes, may sili. Ito po ay tanglad. Nilalagyan ko po siya ng tanglad para maalis yung ibang lansa niya, tsaka yung mas mabango siya pagka naluto. Ayan, nilalagyan ko din po siya nitong laurel at saka ng whole peppercorns. Ayan. At lalagyan ko po siya guys ng lemon and sili na naka-slice. Maliba doon sa sili na buo, meron po ako siling naka-slice kasi gusto ko medyo maanghang yung aking papaitan. And then nilalagyan ko po siya ng kaunti lang po ah, sinigang mix. Konti lang. Ito po ang ano, papait, yung apdo. And konti lang po ang nilalagay ko sa apdo. Kasi hindi ko masyadong gusto yung lasa ng apdo. Ayan. Pero may nilalagyan ko siya ng apdo para maglasa naman siyang papaitan. And meron po ako ditong dahon ng sibuyas, onion leaves, at saka ng, ayan, yung garlic siya na, ano na siya, fried, na na-fried na. Pang-garnish lang po natin yan, ha? Kapag luto na yung ating papaitan para mas masarap po siya. So ito po, at tubig po pala, itong water. Clean water, ayan, para sa ating sabaw. Ayan, ito po ang ating ingredients para sa ating papaitan. Ay, nakalimutan ko pala guys, salt pa pala, ayan. Lagyan natin ng salt ha, kasi wala tayong pangalat kung walang salt. Ayan, salt or fish sauce, kung anong preferred nyo doon. So, usually, naglalagay ako ng salt, naglalagay ako ng fish sauce, kaunti. Ayan guys, yung pan po natin, heat natin yung ating pan. And then lagyan natin ng oil. Tako tayo ng ating ingredients po.
ating mantika, ilagay po natin ang ating garlic. Kasi po guys, mas mabango po kasi kapag nilalagay agad natin yung garlic para habang umiinit yung mantika, lumalabas talaga yung amoy ng garlic. So, ayan guys, yung ating ano, kapag brown na yung ating garlic, medyo brown na siya, sunod po natin ang ating onions. Ayan lang natin siyang maluto. Kapag luto na po siya, yung ating ginger. Malambot na ito lahat ha. Pinalambot ko na siya. Pero hindi ko po siya pinalambot ng sabay-sabay. Iba-iba. Hiwa-hiwalay ko siya pinalambot kasi ayun ko kasi yung, di ba yung aking gift drive is white. Paputi siya. So kapag sinama ko siya dun sa mga pakulo dun sa atay, ganyan. Itim kasi siya eh. Yung dugo doon malilipat dun sa gift drive. So ayan. Gusto ko kasi ang sabaw nito, ang aking papalitan, is hindi maitim. Nilagay po natin ang aking beef cubes. Ayan, isa lang na beef cubes. And then ang ating peppercorns. At ang ating yan. Lagyan po natin ng salt. Medyo isado. Nag-isa siya talaga ng maayos. Before ko siya lalagyan ng sabaw. Hindi ko ginamit yung sabaw na pinagpakuluan ko nitong mga to kasi ayoko yung amoy. Kaya, ano, clean water ulit ilalagay ko dito. Pero maglalasa naman siya. Shout out pala kay Chef Cody. Ayan, si Chef Cody. Si Chef, shoutout ko pala kay Chef Judd's Foodie and More. Ayan, si Chef Judd's Foodie and More ay meron din ng kanyang version ng papaitan. Ayan. Subscribe din kayo sa kanya, guys. At ano, marami kayong matututunan dun sa kanyang, ano, sa kanyang cooking, ano, tutorials. Ayan. Mukhang masarap din ang kanyang version ng papaitan. At marami siyang hugot habang siya ay nagluluto. Ayan. Pasyal guys sa bahay ni Chef Foodie. Ayan.
Jad's Foodie and More. At lalagyan ko na po ng water sa baon. And then, hintayin po natin siyang kumulo. Parang kulang pa yung sa... Takpan po at hintayin maluto. Ayan po, kumulo na po ang ating sabaw. Please kayo na po magtansya ng salt kasi depende din sa dami ng lulutuin mo at sa dami ng sabaw na gusto mo. At dahil ang ating salt ay okay na po yung salt natin, so maglalagay po tayo ng apdo, papait dito sa ating papaitan. Depende rin po sa inyo kung gaano kadami yung, kung gaano kapait ang gusto mo. Kami po kasi ayaw namin na mapait, na mapait. Sakto lang. Dukulang pa po ng pait. So, pagtaga natin. And then, lagyan po natin ng konting sampalok mix. Depende rin po sa inyo kung gaano ka ba. Para may konting asin. And then, meron po ako dito sliced lemon. Ayan. Ipigain ko po siya doon. Ayan. Pati yung balat niya guys, siniwa ko. And yung sili na gusto ko kasi maanghang. And lagyan po natin ng tanglad. Diba? Kakaiba. Hindi siya yan yung common na papaitan na alam niyo. Pero masarap to the guys, promise. Hindi siya mabaho, hindi siya mabantot, hindi siya mapait na mapait. Tama lang. Tamang-tama para sa malamig na panahon. At pwede na po natin siyang tikman. Tikman po natin guys kung sakto lang yung alat, yung pait, at yung asin. Tap. Maanghang. May konti siyang anghang. Meron siyang konting anghang, konting asin, konting pait, at saka konting saktong alat. Ayan, masarap siya guys, sobra. At tingnan nyo ah, hindi siya ma-dark yung kulay ng ating sabaw. Kasi nalinis na maigi yung ang ating mga laman. Sili. Sili, pang sigang, malaking sili. And, after 5 minutes, ready to serve na ang ating papaitan. Natin siya ng garnish ng, ayan. Meron siyang onion leaves para mas masarap and garlic.